Magandang gabi mga kapuso, narito na po tayo sa episode 40 ng Widow's War. Umiiyak nga tong si Sam, no? Sabi niya hindi raw niya ginusto yung nangyari kay Beverly. Ngunit nakipagtalo pa rin si Mercy na nanay niya. Ngunit meron pang ibang paraan. Hindi, Nay. Ito lang ang paraan na kaya kong gawin. Sabihin mo nga, Nay, ano pa bang paraan, ha? Gagawin ko ang lahat para mailabas ko si Francis sa kulungan. Oo, nakukonsensya ako sa mga nangyari. Alam mo ikaw ang may kagawa ng lahat ng ito. Alam mo na, ginagawa ko na yung paraan. Kesa naman ikaw, wala kang ginawa dati kundi magdasal lang, wala namang mangyayari yun. Nasampal siya ng nanay niya. Ngayon ito namang si Amanda, kinumpronta tong dalawa, sina Peter, saka si ano, itong si Jericho. Peter, ba't mo inahara si Jericho? Jericho, anong atraso ni Peter sa'yo? Sabi ni Peter, wala ho, Sir Amanda. Nagkaroon lang po kami ng konting pagtatalo, gwapo kasi dun sa reward na ibibigay po ni Sir Galvan. Yun lamang po yun, wala na pong iba. Sige, maiwan ko na kayo, kailangan mahanap natin si George, tulungan nyo na ako. Opo. Ngayon sabi ni Peter, o yan Jericho, binura ko ng ebidensya ha, huwag kang mag-alala sa akin. Kakampi mo ako sa pagkakataong to, hindi kita isusuplong. Pero sa akin lang, hintayin ko na magsabi ka ng katotohanan at hintayin ko yung pagkakataong yun. At kapag nabago ang buhay mo, huwag kang makakalimot ha, partihan mo ko. Kinapik niya si Jericho. Talagang mukhang pera talaga itong si Peter eh. Samantalang itong si Edward saka si Ruth nakakaawa. Sabi ni Ruth, bakit nila dinidiin ang ate mo? Kawawa naman ang ate mo, sabi ni Edward. Ma, para sabihin ko sa'yo, kahit bata man ang tingin niyo sa akin ni ate, kaya ko kayong proteksyonan. Poprotektahan ko kayo. Hanapin ko si ate, saka matulog ka nanay. Paparating na si Kuya Inigo. Hindi ko kaya matulog anak. Hindi ako matutulog, hanapin ko at hihintayin ko ang ate mo. Talagang kinocomfort ni Edward ang nanay niya kasi nakakaawa talaga silang tignan mga kapuso itong pamilya ni George. Talagang silang naiipit sa sitwasyon. Talagang stress na itong si Ruth, hindi na siya makatulog dahil sa labis na pag-aalala. Hindi na nga nila mahagilap si George eh, kung nasa saan eh, diba? Tapos sandamakmak pa yung problemang ano, tinatamasa nila na si George nga yung dinidiin. Ngayon ito namang sabi ni ano, Mercy, huwag mo kong didiktahan bilang ina. Dahil meron akong ginawa sa inyong magkakapatid. Hindi mo kasi naiintindihan yung mga pinagdaanan ko. Hindi ako pa bayang ina sa inyong dalawa ni Francis at lalo na sa'yo. Tinulak niya si Sam, no? Ngayon sabi naman ni Sam, patawad, Nay. Gagawin ko lahat ng paraan. Please lang, Nay, magtulungan tayo. Kailangan ko ng kakampi. Sabi ni Mercy, no? Hindi na kita kilala. Ikaw ang gumagawa ng kaguluhan ng lahat ng ito nang dahil sa'yo ka nakulong ang kapatid mo. Diba? Ikaw ang may pakananan lahat ng ito. Kaya tuloy nagkagulo sila. Talagang binitawan ni Mercy yung kami na anak niya. Naiinis ako sa parating to mga kapuso, no? Parang kasing wala kasing masyado na itutulong dito si Mercy. Kundi ano eh, pumutak na lang ng pumutak, diba? Tama naman din ang sabi ni Sam eh. Para bang walang na itutulong yung nanay niya. Oh, nanay lang siya pero wala talaga siya na itutulong eh. Yun ang nakikita ko eh. Nakakainis talaga siya dito. Samantala, ito namang si Sophia, pinipigilan ng nanay niya si Vivian. Ma, pag nanakot tong ginagawa mo, ano ba tong ginagawa mo? Ano ka ba, anak? Makukulong na naman si George, diba? Hindi niya nagagamitin to, kaya sa akin na to. Sa atin na to, o tulungan mo ko. O tahawakan mo. Nay, ano ba? Pag nanakot tong ginagawa mo, masama to. Pumasok tayo na walang pahintulot sa kwarto ni Ate George. Nadatnan sila ni Ruth. Anong ginagawa mo, Vivian, ha? Ba't hawak mo yung gamit ng anak ko? Pinagnanakawan mo siya? Samantala, ito naman si Amanda, sinecured niya kay Aurora na mahanap na rin daw nila si George ngayong gabi at hindi na rin ito abot yung panang umaga. Sabi ni Aurora, good, maigi yon para mawala na rin ang mga sagabal sa buhay ko. Two more down, sabi ni Aurora, no? Ngayon, sabi niya, siguraduhin mo lang Amanda na mahuli niya yung George na yan bago pa sumikat ang araw para matahimik na rin ako. Ngayon, nung pag-alis ni Amanda, hinintay ni Aurora na umalis at kinuha niya yung ano, bottle of wine na mayroong kasamang dalawang baso. Dahan-dahan siya naglalakad. Parang multo rito si Aurora. Ang creepy. Nakakatakot eh. Parang multo eh. Pero ang tahimik ng buong paligid tapos mayroong naglalakad na parang si Lotus Feet. Dahan-dahan lang yung paglalakad. Ngayon, sabi naman ni Sophia, niligtas niya ang sarili niya. Hindi po ako kasabot dito. Si Mama lang po. Ngayon sabi naman ni Vivian, at bakit? Akin na to. Maukulong na naman ang anak mong si George, diba? Dahil criminal siya. Siya ang pinaghanap ng mga pulis.
Akin yan. Pag-aari yan ng anak ko kahit kailan talaga magnanakaw ka. Sakit ka talaga, Vivian. Hindi totoo yan, no? Akin na to. O bakit? Nakikinabang ka rin naman, ha? Ruth, ah. Pati rin ikaw, gusto mo rin to. Aminin mo na kasi. Hindi, wala kang karapatan dyan. Nagtatalo na sila. Naghihigitan na sila ng gamit. Ngayon, dumating itong si, ano, Attorney Inigo, kasama nga itong si Edward. Dumating na nga sila. Ngayon, sabi ni Ruth, ano, gusto mo? Gusto mo itong alasas to? O sige, oh, ayan, isaksak mo sa baga mo. Pagkasa mo niya sa bunganga mo, ha, na pumasok niya sa malaking munchan, sabi niya. Ngayon, ito namang si Sam, gulong-gulo. Ang gulo ng isip niya. Naalala niya, nung araw mismo na inaresto yung kapatid niya, nakita yung morphine na bawas na doon sa drawer niya. Tapos sinisisi siya ng nanay niya. Dahil nga sabi nga ng nanay niya, si Mercy, ikaw ang may kagawa ng lahat kung bakit nakulo ang kapatid mo. Ngayon, paglingo niya sa taas, narinig niya kasi parang merong ano, yapak, di ba? May mga yabag ng paa. So nakita niya yung kanyang biyanan nasa taas. Nawirduhan siya. Di ba hating gabi na, tapos may dala pang wine. Dalawa pa yung glass of wine na dala. Saan ito pupunta? At sino yung pagdadalhan niya? So umakit siya ng bahagya sa hagdanan para sumilip. At syempre itong si Aurora, malakas talaga pakaramdam nito. Alam niya na parang meron sumusunod sa kanya. Lumingon siya. Ito namang si Sam, nagtago. Di ba? Nagtago, hindi siya nakita ni Aurora. Pero pakaramdam ni Aurora talaga, may sumusunod sa kanya. So nung nagpatuloy si Aurora patungo dun sa secret door, sinundan siya ng palihim ni Sam. Dahan-dahan na naglalakad si Aurora, parang multo eh, no? Parang multong lumulutang eh. Parang white, parang black lady ba, ganun eh. Nakangiti pa siya kasi meron na naman siyang ikukwento dun sa taong tinatago niya. Sino kaya yun, di ba? Ngayon, ito na nga, nagtatalo na nga tong si Vivian. Wala siyang panama kay, ano eh, kay Ruth eh. Sila bunutan na siya eh. Pinigilan siya ni Edward, nay, tama na ho yan, tama na po yan. Ito kasi si Ruth, saka si Bibia, mga palingkera, ayaw magpatalo, lalo itong si Ruth. Nakakaya kay Atty. Inigo, sabi ni Atty. Inigo, enak, tama na, sumigaw na siya eh. Kakasuko ko yung dalawa kapag di kayo tumigil. Sige na, Sophia, ilabas mo na yung nanay mo. Sige na, maiwan na muna kami dito. Tama na yan, sabi naman ni Bibia, no, hindi totoo yan. Ang totoo niya, kinukuha ni Ruth, sinungaling ka talaga, Vivian, babaliktarin mo pa ang pangyayari, mukha ka talagang pera, sakin ka talaga, hindi totoo yan, no? Pinag-iingatan ko lang kasi nahuli kita, nakukunin mo, hindi totoo yan, we, ang ingay. Nakakatawa talaga itong dalawang ito, tawang-tawa ko rito kay Ruth, eh. May pagka-komedyante talaga yung role dito ni Miss Jackie Loblanco, eh. So, hindi na nga nakatiis si Inigo, sumigaw na siya, napapagitnaan siya ng dalawang nag-aaway, eh. Kailan talaga, pakalmahin yung dalawang yan. So, yun na nga. Sumakit na ulo ni Inigo. Sabi niya, alam mo ba, pwede kang makasuhan at makulong ng hanggang 12 taon sa ginawa mong pagnanakaw. So, syempre, dinepensa ni Vivian. Sabi niya, hindi to sa akin, no? Kay Ruth yan, gusto niyang kunin yan. Tapos, kinuha na nga ni Vivian yung alahas. Ngayon, ito namang si Sam, lumingon-lingon siya sa paligid. Nagulat siya, sinalubog siya ni Aurora. Ma, ngayon, ito namang si, balik tayo dito kay na Inigo. Sabi niya, Edward, pwede bang kunan mo muna ng tubig ang mama mo? Hindi ako matutulog. Hindi ko kailangan ng tubig. Ang kailangan ko si George. Kailangan ko mahanap si George. Sagit lang, bakit mo ba kami tinutulungan? Hindi mo naman kami kaano-ano, sabi ni Inigo. Dahil asawa siya ng best friend ko si Basil. Wala akong nagawa kay Basil, kaya this time, gagawin ko to para kay George. Umiyak na tong si Ruth, 'di ba? Dahil sa wakas parang meron silang kakampi kahit papaano, 'di ba? Parang na-enlighten siya ng konti, nakahinga siya ng maluwag. At syempre napayakap na rin siya kay Attorney Inigo. Ito namang si Galvan, kausap nga tong si Detective Trano. Sabi niya, ano na bang balita? Sabi naman ni Detective, yun nga, meron nga doon nakitang ebidensya. Pero tinanong niya, kinuwestiyon niya, ano pa bang sapat na dahilan bakit si George ang sinisisi? Sabi ni Galvan, hindi pa ba sapat yun, detective? Na yung alas na nakita namin sa labas ng palasyo ng mansyon, galing kay George. Sumingit itong si Attorney Inigo. Detective, pwede bang iwan mo na muna kami? Oh, Inigo, anong ginagawa mo dito? Alam niyo po, Sir Galvan, hindi ho kayo pwede mag-akusa ng tao na walang sapat na ebidensya. Hindi yun masabing konkretong evidence ang nakita ninyo. Sagit lang, baro mo ba pinagtatanggol si George, ha? Sabi ni Inigo.
dahil si Basil ay isang ano, 'di ba? Magnificent man. So sabi ni ano ni Galban, ano, parang hindi ako komportable sa naririnig ko, 'di ba? Hindi ako ano, hindi ito maganda sa pandinig ko, yung mga pinagsasabi nga ni ano ni Inigo, yung aura niya. So tinignan ni Galban yung pagkalalaki ni ano Inigo na parang kino-question niya, 'di ba? Siguro parang merong alam tong si Galban na parang merong something kina Basil saka si Inigo nung nabubuhay pa yung anak niya, 'di ba? Kasi ganoon yung pagka-concern ni Inigo, eh, more than best friend, 'di ba? So parang lumalagpas na sa pagiging best friend yung relasyon ni Inigo sa anak niyang si Basil. Samantala, ito namang si ano Sam, kinabestyon niya si Aurora, sabi niya, ma, ano po bang ginagawa ninyo? Saan po kayo nagtungo? Bigla ho kasi kayo nawala, kaya curious po ako. Sabi ni Aurora, hinanap ko kasi itong corkscrew ko. So, corkscrew na naman, mga kapuso, di ba? Sa Royal Blood, merong corkscrew. So, sabi ni ano Sam, pero hindi ho corkscrew ang hinahanap nyo kanina. Nakita ko may dala-dala kayong wine, saka glass wine, dalawa pa nga. Sabi ni Aurora, magiinuman kasi ako at ang kainuman ko ay si Paco. Kasi tinanong ni Sam, sino po yung kainuman nyo? Ngayon sabi ni Sam, pakiulot nga po ma. Sino ho? Sabi ni Aurora, si Paco. Alam mo ba, sa tuwing gabi napupunta ako dito kasi nag-iimagine ako na kainuman ko ang anak ko. Ngayon, kung gusto mo ng katahimikan para sa buhay ko, pwede mo na akong iwan. Kasi gusto kong mapag-isa, gusto kong maging matahimik ang pag-iisip ko. So, umalis na rin tong si Sam at talagang takantaka siya sa nakita niya sa mga nangyari. Diba, kinu-question niya yung sarili niya. Ano ba yung ginagawa niya dito at sinundan niya yung binan niya? Diba? So, ito namang si Inigo pumunta rito sa kwarto ni Basil at kinuha niya tong frame. Sabi niya, kinakausap niya yung frame, sabi niya, hindi mo lang alam kung anong gusto ang iniwan mo sa pamilya mo. Abi, ko ako yung ano, nandito at buhay ka pa. Mananagot ka sa akin. Ganun yung ibig niya ipaywating. Bilang sumingit tong Peter na chismoso na Marites, sabi niya, ikaw si Attorney Inigo, di ba? Ang best friend ni Sir Basil at kanyang ano, attorney. Yes, kilala kita. Ikaw ang kanyang personal na assistant, di ba? Si Peter. Ngayon, ito namang si Peter, talagang na-insecure siya kay ano, Inigo. Parang love triangle sila eh. Para bang nagkaharap yung dalawang kabeb, di ba? So tinapik niya si Sir Inigo, nice to meet you, ganun. Eh syempre, at ano, mayabang din si Inigo, may pride din, kaya tinabig niya. Tinabig niya yung kamay ni ano, Peter. Ngayon dumating itong si Detective Trano, sabi niya, nasan ba si Sir Galban? Sabi ni Peter, bakit po? Kasi merong nakitang bangkay doon sa May Creek malapit dito sa atin sa Palacios Estate. Ayon kasi sa sinuri namin, umaakma ang edad mula kay George. Dumating si Ruth. Nakita niyo na ba ang anak ko? Nasaan siya? Sabi ni ano ni Attorney Inigo, kailangan po namin i-identify yung tao. Bakit? Hindi ba nakakapagsalita yung anak ko? Napahamak ba siya? Ano ba nangyari, attorney? Detective, magsabi kayo ng totoo sa akin, nag-aalala na ako. Lukon-lukon na tong si Ruth, talagang stress na nakaawa talaga yung ano eh, yung role dito ni Miss Jackie Lou. Ngayon ako naawa sa kanya sa eksenang to. Ngayon, pinuntahan niya na nga tong morgue at kinakabahan siya, sabi ni attorney. Ako na ho ba ang titingin? Sabi ni Ruth, hindi na. Ako ang nanay, kaya ako ang mas may karapatan na tumingin ng bangkay. So, susuriin niya. Dito natin malalaman na mga kapuso kung patay na nga ba si George o hindi. Ano ba sa tingin nyo mga kapuso? Patay na nga ba si George o buhay pa? Sino kaya itong bangkay na natagpuan sa creek? Malalaman natin sa Lunes, masasagot ang mga katanungan na yan at kung ano ba ang sikretong tinatago nito ni Peter. Ngayong nagkaroon na naman ng bagong ebidensya, no? At nagkaroon na naman ng panibagong investigasyon, kaya sasakit na naman ng ulo natin mga kapuso. Darating pa ang araw ng Sabado at Linggo bago muli natin masubaybayan ang episode 41 ng Widow's War ngayong araw ng Lunes, August 26, kaya pakatutukan natin yan. At kung bago ka pa lamang sa akin channel ko, maaari pakisubscribe ang channel ko mga kapuso para lagi kayong maging updated sa GMA shows. At
lalong-lalo na po sa Widow's War. Maraming salamat po sa inyong panonood. Happy weekend sa mga kapuso and God bless po sa inyong lahat.